Naniniwala ang Maynilad at Manila Water na hindi na mauulit ang krisis sa tubig na naranasan noong 2019. Pero naman na raw kasing dagdag na pinagkukunan ng tubig ang dalawang water concessionaire para hindi na gaanong umasa sa Angat Dam. Nasa front ay ng balitang yan si Shaila Francisco. Sino bang hindi makakalimot sa pilabalding eksenang ito nung kasagsaga ng tag-init noong 2019? Higit 12 milyong Maynilad at Manila Water customers ang nakaranas ng water crisis na nagsimula noong Marso pero lumala noong Hunyo hanggang katapusan ng taong iyon. El Niño rin noon, kaya sumadsad ang level ng tubig sa Angat Dam na siyang kinukuhanan ng supply ng tubig ng dalawang kumpanya ng tubig. Ang kalbaryong yan, pinangangambahang maulit ngayong may banta ulit ng matinding tagtuyo. Pero babala ng DNR, ibang usapan na raw kung mas magtatagal pa dyan ang matinding tagtuyo. If the El Nino event no, next year progresses, intensifies, or even extends further than June, then it will be a major problem for Metro Manila. Sa tansya ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS, posibleng bumaba pa sa 180 meters ang level ng Angat Dam sa pagtatapos ng June 2024. Minimum operating level yan ang dam kung saan hindi na binibigyan ng supply ang irigasyon dahil nakatuon muna sa pagsusuplay ng tubig sa mga bahay sa Metro Manila. Pero tiwala ang MWSS na handa sila. Hindi po natin masasabi ngayon yung magiging epekto po no, nung, sa ating customers. May possible po na bawasan yung ating allocation from Angat Dam. So kung mabawasan po yung allocation natin from Angat Dam, ay nakaprepare po kami. Isang taon po natin itong pinaghahandaan at nakapag-ipon po tayo this year at umabot pa nga nung ng above our target elevation na 212 meters. So meaning, magiging kampante tayo. Giit pa ng MWSS, may dagdag water sources nang itinayo ang Maynilad at Manila Water para di masyado umasa sa Angat Dam. Kabilang dyan ang sa Laguna Lake, sa mga ilog sa Marikina at Cavite, at sa mga deep well at pagkumbrin ng mga taga sa tubo. Lampas 1 milyong customers ang tinatayang magbenepisyo sa bagong water sources bukod sa Angat Dam. Kaya mismong Maynilad at Manila Water na ang nagsabi, malabong maulit ang 2019 water crisis. Regardless of kung ano man yung magiging reduction na to, kailangan matapatan namin ng mga mitigating actions para po masiguro na walang interruption na mararanasan. Or kung magkakaroon man in extreme condition, ay pipilitin namin na sa gabi lang siya mangyayari. There are so many lessons learned no, na kumbaga na para ma-prevent na maulit-uli ito, no? Pero apila ng water concessionaire sa publiko, tumulong sa pagtitipid sa tubig. Nagbabalita mula sa frontline, Shaila Francisco, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.